kilala sa Panginoon. This is an opportunity for you to pray for them. And second, pag-pray natin ng ating bansa. Let's pray for protection and at the same time, provision. Wala magkaroon ng sakuna, gera, at famine. And thirdly, pag-pray natin ng ang ating church, Touch Christian Fellowship, mga different ministries, ang ating pastor, ang ating workers, ang ating mga missionary, lahat ng para sa kanya. So ito lang po yung tatlong hiling ko po, and then I will just close. So pray po tayo. Let's pray. Oh Father God, we are so grateful, thankful for this beautiful morning that you have prepared for us. And Lord, we just give up to you this prayer concerns. You have heard us. And Lord, we are so thankful for you are there to provide our needs. And Father God, we just give up to you our families, relatives, friends, our loved ones, our county, and our church. Father God, we have heard our prayers, and we just give up to you these things. And Father God, we are so grateful for this time also that we can use our talents, our skills, to play music. And this is to honor you and to give you glory, oh Father God. And also for the messenger today, continue to bless and guide you as he delivers your word. Bless us all together and guide us as we praise and worship the living God. We praise you, we love you, O Lord. In Jesus' name. Amen. This time, let's praise our God through songs. May I invite everyone to stand. And let's take this time na room around. Habayan naman po natin yung mga kasamahan natin, brothers and sisters, as we sing the song, My Life is in You, Lord. The Lord is my strength and my defender. He has become my salvation. He is my God, and I
Thank you.
bawat yugto ng ating buhay. Gabayan mo kami sa mga desisyon, palawakin ang aming isip at puso upang maunawaan ang iyong kalooban. Tanggapin ninyo ang aming mga awit at pagsamba. Nasanay ang kalulubos sa iyong harapan. Please, speak to us, to our hearts, even as we listen to your words, even as we know you. Thank you.
Si Brother Jackson and magsishare po ako ng aking testimony ngayon. At kung napapansin po ninyo, meron po akong karamdaman at kung napapansin nyo, mayroon po akong maliit na tube dito sa aking lihi. At ito po ay tinatawag na tracheostomy tube. At ito pong tube na to ay ibibigay po sa akin ng kaluwagan sa pagtinga. Kasi hindi po ako makahinga sa ilong. Kaya itong tube na nasa ilalim ng ating leeg is sinagabi ko na ang and kasama ko po ngayon si mama ko, si Mama Lisa, andun po sa likod. And nakatira po kami sa number 141 Tiktok, ang Buklaw Road, Baguio City. At sa last na Believer's Baptism, nakasama po ako. And technical pa niya. So, mag-share po si Brother Jackson ng kanyang testimony kasi hindi na siya makasalita. Affected po yung kanyang lives. And successful naman po yung operation niya previously. And mayroon po tayong message na concert last week and successful din po yun. And yung beneficiary ko rin ng mga funds na nandun is sina Jackson at saka may dalawa pa rin. So, atin pong atin ko pwede babasahin ang kanyang testimony. And, hi everyone! My name is Jackson. Hi Jackson. Hi.
They call me Jax. Before, my life is different. I can eat anything, go places, everywhere, do whatever I want. But now, it's 360 degrees turnover of my life. I've been battling life for 9 years now. I had my first operation last 2015. It lasted 17 hours operation and stayed in the hospital for almost 2 months. It was a hell of experience. Every second, every minute, every hour feels like it has no end. An endless pain of experience. Then I had my second operation last 2022 with the help of Sister Rosette and Dutch Christian Fellowship Church. They raised funds for my operation. It's a 12-hour operation and stayed in the hospital for 2 weeks, and it was successful. During my operation, I hold on to the Bible verse. Do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with righteous right hand. Isaiah 41:10. Recently, this February 2024, I was admitted again in the hospital for 4 days, and I need to undergo endoscopy because I wasn't able to eat anything and can't swallow even soft foods, can't drink water, milk, or any liquid. But thanks to our pastor, Pastor Pat, for taking care of me. Before I'm living in darkness and my life is full of mistakes, I was lost and hopeless. I feel empty and I'm at the edge of abyss. But then I found God, accepted Him in my life. Now my life is renewed and I see the light. Life is not easy. It's an everyday struggle, full of trials, but I need to be strong and continue to fight. Just keep the faith and live up to God. Everything is possible. It's really tough, but I have to continue fighting. Life is not easy for me from the start, but I need to be strong and continue life until where it takes me. Thank you for the second life. I know I will have a purpose, and God has a better plan for me. I can do all things through Christ who strengthened me. That's Philippians 4:13. Now I'm at peace, happy, and contented, and I'm ready anytime. If God takes my life, that's it. Thank you, Lord, for all the blessings. My name is Jackson Almonte Lepas. Thank you, brother, for the wonderful question. Sa aming mga kamanggagawa
Maraming salamat. May your name be glorified. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po. Ito ay may pamagat na binasa kanina na Revelation 22 verses 12 and 20. No? Muli kong babasahin. At sinabi ni Jesus, sino po nagsabi? Malinaw, ano? Hindi ako nagsabi. At sinabi ni Jesus, makinig kayo. Ano daw gagawin natin? Makinig. Lagi po natin mababasa yan sa Revelation 1 and 2. Sabi niya sa kanyang iglesia, pagkayari yung mensahe niya sa iglesia, sabi doon, makinig ang sino mang mayroong tenga. Merong pandinig sa sinasabi ng banal na Espiritu sa kanyang iglesia. Yan. Darating na ako. Ano raw? Darating na siya. Okay. Naniniwala ba kayo? Ha? Darating na ako. Dala ko ang gantimpalang ibibigay ko sa bawat isa. Ano raw ang dala niya? Gantimpala. O, malinaw ha? Ayon sa kanyang ginawa. Ayon daw saan ang gantimpala? Ginawa. Ginawa ng bawat isa sa atin. Tapos yung 20, sinabi ng nagpapatotoo sa lahat ng ito, tiyak na nga. Ano raw ang tiyak? Ano ang tiyak? Darating na ako. Ano yung tiyak? Darating na ako. Darating na ako. Lagi natin nag sa isipan natin, ng puso natin, darating na si Jesus. Ano? Kahit hindi natin alam yung oras at panahon ng kanyang pagbabalik, basta lagi natin isipsip sa ating isipan at sa ating puso, darating na ang Panginoon. Ayan, ano? Amen! Sabi niya, dumating kalawa, Panginoong Jesus. Sino darating? Jesus. Ayan, malinaw dito, dumating kalawa, Panginoong Jesus. Sige. Ang pamagat ay the urgency of spreading or sharing the gospel. Yung urgent ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Naalala niyo ba nung kayo ay bagong mananampalataya pa? Naalala niyo nung kayo ay bagong mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, tinanggap niyo si Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas? Tuwan-tuwa ba kayo? Ha? Tuwan-tuwa tayo at talagang napakainit ng ating pananampalataya. Tama ba? Halos hindi na tayo na ma-ano eh. Anong tawag yun? Tingin muna. Parang maawat, ano? Dahil sa init ng pananampalataya natin nung tayo ay bagong tanggap sa Panginoon, ano? Talagang hindi tayo kayang hadlangan. Tama ba? Na-experience ba yan? Kami noon, talagang hindi kami ma-ano eh. Kahit inaabot kami ng alas 12 sa iglesia, ano? Uuwi na ng gabi. Walang makaawat. Kahit ang mga magulang hindi makaawat, umaakit ka tuloy ng bakod. Ano? Sa pag-uwi. So talagang hindi tayo yung init na nandito sa ating puso nung makilala natin ang Panginoon at nalaman natin na tayo pala ay bibigyan ng kaligtasan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Ganun na lang yung init na ating nadarama. Tama ba? Tama? Nasaan na kaya ang init? Nandiyan pa kaya? Tanungin mo ang sarili nyo, Lord, nandito pa ba yung init? Nung unang tinanggap kita bilang Panginoon at Tagapagligtas. Nandito pa kaya? Yan ano? Gustong-gusto natin na sa lahat ng gawain ni Lord, kasama tayo. Tama ba? Tama ba? Ngayon meron pa bang ganun? Parang ayaw na nun, di ba? Noon, gustong-gusto natin. Sunday Bible study, sama ko dyan. Sunday mission, sama ko dyan. Merry Camp, sama ko dyan. Ano pa? Sama ko dyan. May swimming, sama ko dyan. Lahat ng gawain ni Lord, gusto natin present tayo. Pero ngayon, pag niyaya mo,
minsan, kapag ang pastor lang ang lumalabas, lalo niyang minsan, di ba ang hirap? Ako nga, oh, noon kaya ko pa, kaya medyo bata-bata pa ako, pero pag tumatanda pala, talagang nag-iiba na rin yung lakas ano. Talagang minsan nahahapon na rin ako eh, lalo na isa ako, dalawa yung gitara, dalawa yung ano, busy-busy yung mga young people, busy-busy yung mga ano natin, activities na maglakad, kaya itong bundok, mabalong bundok, madulas ka man dyan, hindi na ako makababa talaga, madulas ako. Pero purihin ng Panginoon. Purihin ng Panginoon dahil yung init na noong pangunguna na aking, no, ay pinapanatili ng Panginoon. Sabi nga, let not the fire in your heart go out. Serve the Lord. Ngayon ano, Roman sa 12:11, sa ibang sabi, NIRB, ang nasabi. Let not the fire in your heart go out. Serve the Lord. Hebrews 3:14, sapagkat tayo ay kasama ni Kristo sa gawain. Saan daw tayo kasama? Sa gawain. Kristiyano ba? Ano mananampalataya ni Jesus? Kristiyano ka? Mananampalataya ni Jesus? O, kasama ka raw. Tandaan mo ha, malinaw ang sabi. Sapagkat tayo ay kasama ni Kristo sa gawain, kung mananatili tayong matatag hanggang sa wakas, ang ating pananalig na ating ipinakita noong tayo'y unang sumampalataya. Tingnan niyo yung kapisigan nung unang kinilala si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, nananatili, kasama tayo. Kaya lang, nasaan na kaya yung init ng pananampalataya na nakita nung tayo yung una sumampalataya. Sige, tingnan natin. Kung ginawa mo na kapagawa, no? Buksan natin muli natin Biblia, Revelation, muli kong babasahin, verse 12 and 20. At sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako, dala ko ang gantimpalang ibibigay ko sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi na ng papatotoo sa lahat ng ito, tiyak na nga, darating na ako. Amen! Dumating ka na, Panginoong Jesus. Kung nalalaman mo na meron kang bisita na darating, ano po yung iyong gagawin? Maghanda, ano? Siguro hindi ka maghanda sa bagat sa paghanda. Tama ba? Minsan ganun, ano? Magluluto ka, maglilinis ka ng bahay kasi meron kang bisita na darating. How much more kung ang Panginoon ang darating? Maganda ka ba? Ha? Lalo na kung yung bisita, alam mo, o ganitong araw, o nanay, nalimutan ko pangalan ni nanay, no? Nanay, darating ako, so, naganda ka. Pero pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, sinasabi ng banal na kasulatan na parang magnanakaw. Hindi mo alam kung anong oras darating. Kung kailan daw tahimik, ayon sa Thessalonica, kung kailan tahimik at payapa, tsaka biglang darating ang Panginoon. Na-realize nyo, kung kailan tahimik at payapa, biglang darating ang Panginoon. Hindi natin alam kung pagdating ang Panginoon. Di ba? Pero sigurado tayo na siya ay darating. Lahat ba lang nandito ay mayroong pandinig? Sagot ko kayo, lahat ba kayo rito, tayo ay may pandinig? O, oh, alin nyo, buksan nyo ang inyong pandinig. Kasi yan ang sabi ng banal na kasulatan. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Nakatuon ba yung ating tema ngayon sa sinasabi ng Espiritu? Tungo natin, ano? Mahalaga ito. Sabi niya, darating ako at tiyak na darating ako. Ang tanong, nabubuhay ka ba sa paghihintay, sa pagbabalik ng Panginoon? Nabubuhay ka ba sa paghihintay, sa muling pagbabalik ng Panginoon? Ha? O hindi? Hindi niyo napapansin ngayon? Ano napapansin niyo sa mundo ngayon? Pagdating ko ng Facebook pala yung YouTube, nung tinitingnan ko ano, sobrang tagi na ng tao, dami nang na-invento, maliit
Hanggang-hanga ako, tanggap ang galitan. At sobrang ng materialismo ng mga tao ngayon. No? Halos hindi na binibigyan ng pansin ang espiritual na pagkakailangan. Puro material na bagay na. Tapos pasama ka ng pasama ang panahon. Hindi nyo napapansin. Pasama ng pasama ang panahon according sa propesya o sinasabi ng banal na kasulatan. Habang lumalapit ang muling pagbabalik ng Panginoon, pasama ng pasama ang panahon. Kaya sabi niya, redeeming the time because the day are evil. Pasama ng pasama ang panahon. So itong binasa natin na scripture, ano po? Yung binasa natin, Revelation 22, 12, and 20, yan ano, ay nagpapaalala sa atin na ang pagdating ng ating Panginoon sa mundo nito ay totoo. Tama ba? Ang binasa natin ay nagpapaalala, it reminds us of the certainty of His return to earth. Kasama ng ibang mga talata sa Biblia na nagsasabi na ang ating Panginoon ay muling babalik. Huwag niyo makalimutan, ano? Para tayo ay namumuhay, para bang kaisipan natin at ang puso natin, si Jesus, anumang oras, pwedeng bumalik. Anong gagawin ko sa aking buhay at pananampalataya? No? Lahat tayo ay dumadaan sa pagsubok at tulad ni Brandon Jackson. Pero kung rin ang Panginoon, kahit yung kalagayan ng ganyan, pwede niyo gamitin. Ano? Gamitin instrumento para ma-share yung gospel. Ma-spread yung gospel sa pamagitan ng kanyang testimony, nakita nyo naman. No? Kung hindi niya nakilala ang Panginoong Jesucristo, saan dadaputin ang katulad niya at katulad mo at katulad ko? Kung wala nag-share sa atin ang banal na kasulatan. No? At nagkaroon tayo ng pag-asa, sumilay ang liwanag sa atin. Kung hindi nila ginawa ito sa buhay natin. At dedicated and committed na ginawa nila ito sa iyo at sa akin. Wala tayo ngayon sa lugar nito. So yan ano? Kaya dito sa Biblia na binasa natin yung passage na ito at katulad ng iba pang mga kasulatan, hindi sinasabi rito ng Panginoon ang exact date. Tama ba? Kaya kapag nakarinig kayo na mga bula ang tagapagturo na naglalagay pa ng exact date ng pagdating ng Panginoon. Naalala ko nung high school ako, no? Bago ako naging Christian. Yun din, ano rin na yun, yung din tap na yun, no? 1984. Na yung kapitbahay namin ay nagpahayag ng, meron kasi yung church sa, ano namin, kabinahan na, no? Nagsabi pa naman ng exact date ng pagdating ng Panginoon. Maganda ka, Ate Jennifer. Pag sinabi siya sa inyo, Lord, Ate Jennifer, darating na si Lord ng ganitong date, sinabi pa yung one date, saka lang. Maganda ka? Ha? Ah, sabi niya maganda. Kayo maganda kayo? Pag sinabi na darating na si Lord ng ganitong date, naghanda ako talaga. Sabi ko, aba, darating na pala si Lord? Ng ganitong petsa? Di ang ginawa ko, nililis ko lahat yung bahay. Kaya lawak-lawak ng area namin eh. Kasi namumupahan lang kami doon. Ilinis kong buo. Tapos yung bahay namin, ilinis ko yun ang buo. Pagkayari, naligo pa ako. Siyempre, darating ang bisita eh. Sino bisita? Si Lord. Di naligo ako. At umupo sa pasimano ng magdanan. Parang ganyan, oh, mataas eh. Kaya. At naghintay ako. O di, exact ng date, ano? Kaya lang yung time, hindi ko wala. Basta yung date, sinabi. Ay, naghintay ako. Buong maghapon ko akong nakawakan. Sabi ko, mapayag ang hindi totoo ang sinabi. Abay, tinitingnan ko yung oras, sabi ko, magluluto na ako ng hapunan. Magluluto na ako ng hapunan, hindi pa lumarap yung si Lord. Hindi ko alam sa Biblia, no? Kasi sa Biblia pala, sa Romanong Tipan, nabasa ko, nito lang ng mga nakikristano na. Na kapag meron kami siyang propeta na nagsabi, pagkatapos hindi nangyari ang kanyang sinabi, bula ang propeta. Ah, bula ang pala yung
tiyak? Tiyak na ako'y darating. So kung siya ay darating, anong gagawin natin sa buhay natin habang tayo ay naghihintay? Ano? Purihin ng Panginoon, sabi sa 1 Peter 3:1-18, alam niyo itong ano na ito? Sabi ng mga tao noon, hindi na babalik yung Kristo nyo. Kaya namatay na yung mga ninuno natin. Wala pa rin yung kanyang pagbabalik. Ito yung mga tao kung walang pananampalataya sa Diyos. Ano? Nilalait ng mga believers. Sabi ni Pedro, yung time ninyo, hindi niya time. Ang 1,000 years, one day lang sa kanya. At yung one day, 1,000 years, maraming magagawa ang Panginoon. Bakit hindi niya matinutupad ang muling pagbabalik? Ang sabi sa verse 9, upang bigyan kayo ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa inyong mga kasalanan. Upang hindi kayo mapahama. So ano yung nasa puso ng Panginoon? Bakit hindi pa ginagawa ng Ama na pababain ang kanyang anak? Ayun sabi ko, sure na siya ibabalik. Yung urgency ng repentance, yung pagbabalik loob sa Diyos. Kasi pag bumalik na si Jesus Christ, wala nang repentance. Ano? Kung hindi iligtas na lang ang mga mananampalataya niya at baguhin ang mundong ito, wasakin ang mundong ito at dalhin yung bagong langit at bagong lupa na titirhan ng mga mananampalataya ng Diyos. Sino makakasama mo? Nag-isip ka ba? Sino bang gusto kong makasama? Ayaw ng Panginoon na mapahamak ang aking pamilya, ang aking kaibigan, ang mga tao. Sino ang aking isasama? Kaya akala nila yung time ng Panginoon katulad din ng time ng tao. No. Hindi ano? Ang timing ng Panginoon ng muling pagbabalik ni Lord ay determined by His saving mercy. Huwag ninyong kakalimutan niya. Saving mercy. Ayaw niya na lahat ay makahamak kundi magbalik doon sa Diyos. So bilang kasama sa gawain ng Panginoon, ano ang dapat nating tandaan? Bilang kasama sa gawain ng Panginoon, ano ang dapat nating tandaan? Sabi ng Panginoon sa kanyang banal na kasulatan, tiyak na ako'y babalik. Christian always or must always remember that Jesus one day returned to save us. Huwag niyong kakalimutan yun, ano? Hebrews 9:20 and give our reward. Tama ba? Sa binasa natin, di ba? Ako'y darating, dalaw na ang gantimpalang ibibigay sa inyo. Ayon sa inyong ginawa. So merong reward, you know? At huwag natin kakalimutan to destroy this world and bring about a new heaven and a new earth. Malinaw ba ito sa atin? Yung muling pagbabalik ni Kristo? Malinaw? Malinaw po? Malinaw? Malinaw. Malinaw? Si Jesus ay babalik. Ayan, ano? Kung ito ay malinaw sa atin at yung consequences, yung consequences ng pagbabalik ni Kristo, hindi mo pa naaakay yung iyong pamilya, hindi mo pa nga masabihan, mas binibigyan natin ng priority yung ibang bagay ng masigit. Tandaan nyo, hindi masama. Yung ginagawa natin, nagtatrabaho tayo, nag-ministry tayo, marami tayong ginagawa. Pero yung top priority ng gawain ng Panginoon, nakakalimutan na natin. Sino dito ang meron na siran ng likong ito? Nasiran ng gospel. Okay, tayo ko na. Diba? Diba nakakalungkot? Hindi ko alam din pa lang nakatabi mo eh. Bigla na ba? Diba? Kaya urgent ang spread yung gospel. Kung paano ang kaawa
pagsusuban sa pagka yung mga false teachers subsuban sa kanilang pangangaral ng salita ng Diyos. Dapat ang mga tunay na mananampalataya ganun din. Mas higit na subsub sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Kasi hindi natin alam ang buhay natin. Pangalawa, hindi natin alam ang buhay nila kung sila'y aabutan pa natin ang buhay o patay natin. Kaya kabahagi tayo, sabi ron ano, yung top priority. Kung ito ay malinaw sa atin at yung consequences nito, our most important goal will be the salvation of man's soul. Mahalaga ba sa Diyos ang kaluluwan? Mahalaga? Mahalaga? Yes! Kaya nga sabi niya, upang hindi kayo mapahamak. Ano? Upang hindi kayo mapahamak. Ano yung kapamakala sinasabi doon? Lake of fire! Gusto niyo ba doon napunta ang mahal natin sa buhay? Isipin nga po natin. Kaya nga nung ako'y naging mananampalataya, ang unang tinarget ko talaga ay yung aking pamilya. Ngayon kung hindi sila makikinig, ipag-pray sila. Pero hindi mapipigilan ito yung pagbabahagi ko sa ibang tao. Kasi yung iba sabi, pamilya ko muna. Kaysa yung ibang tao, pamilya ko muna isisirang ko. Pero wala namang ginagawa. Ano? Wala namang ginagawa. Kaya nung matanggap ko sa banal na kasulatan yung Acts 16, chapter 1, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. You and your family. Tapos dinala ng jail guard, si Paul, sa kanyang tahanan para makarinig ng mabuting balita yung kanyang family. Bakit? Kasi sa pamamagitan ng pakikinig ng mabuting balita, magkakaroon sila ng faith tungkol kay Kristo kung sino si Jesus at ano ang ginawa niya sa cross at kalbaryo pambayad sa sarili. Kaya nabulagin din yun yung family at nagpamagtas. Mahalaga ito. No? Bago man lang kunin tayo ng kamatayan, no? At dumating ang ating Panginoon, urgent ang pag-share ng gospel. Ito ang top priority ng ating Panginoong Kristo nang siya ay narito sa daigdig. To seek and to save that was lost and give his life as a ransom for many. At ibinaba niya sa kanyang mga alagad. Inutos niya sa kanyang mga alagad. No? Yung kanyang mga apostol, yung kanyang mga alagad, ito rin ang top priority. Naalala niyo si Pedro? Nung nagkaroon sila ng problema sa Acts chapter 6 yata ito, sabi ni Pedro, pumili kayo ng pito sa inyo na puspos ng banal na Espiritu. Pero kami, hindi namin papabayaan ang priority. Ano yung priority? Manalangin at ibahagi ang mabuting balita ng Panginoon. So kung lahat tayo ay kabilang sa gawain ng Panginoon, ito rin yung top priority natin. Huwag ninyong kakalimutan mga kapatid. Huwag natin hayaan na lumilipas ang panahon na wala tayong nababahaginan ng mabuting balita. At nagsasama sa panalangin. Huwag kayong matakot. May mga lumalabas kayo na yung prayer of sinners ay hindi totoo. Kaya walang gumagawa ng ito. Nung marinig ko yung mabuting balita, sinabi ko sa anong share sa akin na pastor, Pastor, gusto kong tanggapin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas ko, kaya lang hindi ko alam paano. Kaya ibinag niya ako sa prayer. Pero ang sabi niya sa akin, kung ito ang nais o tibok ng puso mo, banggitin mo na ngayon ko alam. Sabi ko, opo, sumasampalataya ko ako ng buong puso. Kasi yun naman, Romans 10, basahin mo, 9 to 10. Ang tao sumasampalataya sa pamamagitan ng kanyang puso, kaya siya nagiging matuwid. At sinasambit ng kanyang labi, kaya siya naliligtas. Prayer. Ano? Yung prayer. Pero ikaw naliligtas ka, yung faith mo sa puso mo. Babanggitin lang ng iyong labi. Sige po, kung puso ko po, tatanggapin si Jesus, susunod po ako sa inyong panalangin. Iginayin po ako. Kasi nga hindi ko alam kung paano. Pero pag isi-share tayo ng gospel, meron ito sa dulo. Nari niya? Ano ang kasa na meron sa dulo nito. Nais mo ba na tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay? Diba? Pinapaliwanag natin mabuti. Para maintindihan niya. So yan ano, kung ito ay top priority,
priority ng mga apostol at mga kanyang mga disipulo, tayo rin, although busy-busy tayo sa iba't ibang ginagawa natin, ministry dito, discipleship doon, small group dito, fellowship doon, trabaho dito, trabaho doon, pero huwag natin kakalimutan yung pinaka-top priority natin, ang pagbabahagi ng ebanghelyo sa ibang mga taong hindi pa nakakakilala kay Kristo. Ang dami ngayong taong discouraged. Tama ba? Discouraged sa buwan. O kung hindi natin na minister yun si Brandon Jackson, karoon ba siya ng ilaw, tsaka ng pag-asa, tsaka ng handa na. Yung kahandaan, hindi natatakot na. Iba na yung dati noon, ano? Hindi ka takot doon, pero mas pa yung hindi ka takot ngayon, kasi ngayon may pag-asa ka na. Hindi ka tulad noon, mga kapapa. Langit pa po, unti ang loob. O ganun, ano? The urgency of the spreading and sharing of the gospel to the lost soul. Bakit? Because si Kristo ay darating. Tandaan ninyo, bakit? Dahil si Kristo ay darating. Pangalawa, magbibigay sulit tayo, ikaw, sa Panginoon. Tama ba? Tama? Magbibigay sulit? Tama ba? Kasi sabi niya, dala ko ang gantimpala na ibibigay sa inyo. Ayon sa inyong ginawa. Eh kung wala ka naman ginagawa sa Panginoon, tatanggap ka ba ng... Parang yun, tatanggap ka? Manong tatanggap ka? Napalagay niyo. Wala naman ito ginagawa sa Panginoon. Especially, yung pag-akay ng kaluluwa sa Panginoon. Tandaan natin, kahit gumawa tayo ng mabuti sa tao, mapapahamak pa rin ang kanyang kaluluwa sa impyerno. Bakit? Gumawa ka rin ng mabuti sa kanya, hindi mo sinero yung gospel. Ang layunin natin ng lahat ng ginagawa natin, pati yung mabuting bagay, yung pagtulong natin sa kapwa, para palibahagi yung importante. Ano yun? Yung gospel. Marinig niya si Jesus, anong ginawa ni Kristo para ikaw ay maligtas. At pag sila'y sumampalataya doon, sabi sa Biblia, magkakaroon sila na, katulad mo, buhay na walang. Gamitin natin lahat ng mga bagay na yan, pati yung ating mga kayamanan. Ano? Yung ginagawa natin na discipleship, yung small group, ginagawa natin yung lahat para ma-train tayo. Ma-train yung ating mga kapatid para sa gawain ng pag-ibanghelyo. Ano? Sa gawain ng pag-ibanghelyo. Pag hindi tayo marunong, mag-ano tayo? Anong tawag yun? Mag-akay tayo. Anong tawag yun? Mag-iwain tayo. Yun, ano? Kaya dito, makikita natin, first and foremost, ang sabi dito, bakit urgent ang pag-share o pag-spreading ng gospel sa anumang paraan? Ang dami nyo, ano? Anumang paraan. Ang daming paraan na ngayon. Ano? Pwede yung house to house, pwede yung nakasakay ka lang, pwede yung sa ganito, ang dami mong mararating ng mga kamag-anak mo, i-type mo lang, i-send mo lang sa kanila. Ang dami pwede na pong gamitin ngayon. Ano? Na pagbabahagi ng salita ng Diyos. Una, lagi natin siksik sa puso natin, ang Panginoon sa Kristo ay tiyak na darating. Pangalawa, magsusulit ka ako sa harapan ng Panginoon. Meron pong reward sa lahat ng ating ginawa para nito. At higit sa lahat, sa kaluluwa inaakay mo sa Panginoon. Sino ang makakasama mo pag ikaw ay tumayo na sa harapan ni God at magbibigay sa iyo. Naalala niyo si Paul, sabi niya, kayo ang aking joy. Sabi niya sa mga mananampalataya, ang nanasira niya, kayo ang aking kagalakan. So, ganun din tayo, ano? So, huwag natin hayaan. Hanggang sa maabot natin, kaya natin mabuti natin. So, dito, naglagay lang ako ng ulan. Ano yung ating gagawin? Number one, train and equip yung bawat isa sa atin. Pag mayroong training na ibibigay yung ating iglesia, present kayo. Ano? Saka kahit anong paraan, kailangan tayo ay ma-train at ma-equip para sa witnessing.
sabi ko na kanina, pagsakay ko sa taxi, yung si Mano, nasa 60 years old na rin siya. So, inumpisa ko na po na mag-share ng gastos sa kanya. At in-invite ko po dito, kung dito, or doon sa Elisa. Sinabi ko na rin po sa kanya. So, yan ano? Ganun po. Dahil napakarami na ngayon ng false teachers, yung mga aral na po, ang laman ngayon, aral, ano yung doktrina. Tapos napakarami na namamatay na hindi nakakilala sa Panginoon. Tapos pasama pa ng pasama ang panahon. Kaya we need to train and equip our people. Pangalawa, yung church magbigay ng opportunity para yung napakaralan, natutunan, ay mag-OJT on the job training para mag-share ang kanilang faith. Tama ba? Kasi ganun ang ginawa sa amin noon eh. Nung matapos kami turuan at ipamemorize sa amin yung step by step, o sige, lalabas na tayo, naku, yung dibdib ng mga young people, kakalug-kalug na. Kahit nasa uli na, yung dibdib kakalug-kalug na. So anong kailangan? Para mawala yung kalug ng dibdib, kahit magkaroon ng boldness, prayer. Prayer! Kaya nga yung mga alaga, di ba, nung si John at si Peter, matapos sila bagubitin at pinalaya, nagpunta sa church, at yung church na nalangin, naalala niya, bigyan niyo kami ng kapangyarihan, ng boldness para mag-share ang pangalan ng Panginoon sa Kristo, na yan ay yung mga, di ba? At sila ay napuspos ng banal ng Espiritu. Dati takot sila eh, kaya sa Pentecostal, lumabos po sila ng banal ng Espiritu, hindi na sila natakot, binuksan nila yung pintuan, bintana, lumabas sila at nagbahagi ng kung kay Kristo. Patay kung patay na. So ganun ano? Magbigay ng opportunity para ma-share yung faith, yung mga natutunan. Yung mga natutunan. Magbasa ng Biblia kasi kailangan po ito sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kasi marami kayong masasagupa na iba't ibang doktrina. Kung alam niyo ang katotohanan, hindi kayo kayang buwan. Kahit na salita din ng Diyos ang gamitin nila. Alam mo mali yung kanilang sinasabi. Ang salita ng Diyos hindi mali. Kaya yung kanilang paliwanag doon sa salita ng Diyos, doon mo makikita na mali. Yan ano? Kaya kailangan yung pagbabasa ng Biblia. Tapos, each one reach one. Hindi ba yun ang Diyos? Each one reach one. Naalala niyo si Andrew? Yung kapatid ni Pedro? Sa John chapter 1 yata yun, chapter 1, ano? Sino yung unang hinanap ni Andrew? Si Andrew ay disipulo ni John the Baptist. Disciple ni John the Baptist si Andrew. Nung sinabi ni John the Baptist, narito ang kordero ng Diyos na nag-aangis sa kasalanan ng sanlibutan, narinig mo kanyang kagandahan. At sumunod kay Jesus. Nung makita ni Jesus na sumusunod sila, tinungin yung gustong makita. Nung malaman nila na siya yung Misaya, sino po nang hinanap? Ni Andrew, yung kanyang kapatid. Sino yung kapatid niya? Si Pedro. Pedro, halika, nakita na namin yung sinasabi ni Moses. Siya yung Misaya. Para sumama si halika, tingnan mo. Sumama si Pedro. At nakita niya naman si Pedro, di ba? Nung muling mabuhay ang Panginoon sa Kristo, kakaibang boldness ang nakita sa kanya. Ganun na. Tapos minsan si Nathaniel, si Filipe naman, ang tumingin sa kanya, hindi pa kamaliwala si Nathaniel. Pero nung sabihin ng Panginoon, nung nakita niya si Nathaniel, nandiyan sa puno, nagulat siya, paano nalaman ito na siya ay tunay ng Israelita? No? Each one. Pwede ba yan? Tingnan ninyo kung isa-isa tayo dito, kakabot ang isa. Ilan tayo dito? Pagpalagay natin isa-isa tayo dito. Pag nag-reach tayo ng isa, magiging ilan tayo? Wow! 120, baka hindi naman kasi ito ah. Yung 120, actually ng 120, ilan na tayo? Nakita nyo?
Yung pansimbahan nga, 12, bawat isa. 12. Tapos yung bawat isang 12, 12 din. Kaya kung makikita ninyo, gumagalan sila o. Parang, anong tawag din sa networking. Ano, parang gumagalan o, nagsasama-sama. 12 yun. Parang sa tingin natin mahirap. Pero yung isa, mahirap ba yung isa? Mahirap yung isa? Hindi siguro, no? So yan, ano? Kaya, yung iba naman, na hindi pa masyadong marunong, invite lang kayo. Pagdating dito, yung marunong na mag-share ng gospel, sila ang bahala. Bigay nyo lang sa kanila, Pastor, yung mga elder natin, yung dinan natin, ito po yung aming bisita. Yan, ano? Bahala sila ngayon na mag-share ng gospel doon kasi hindi ka pa marunong. So, ganun lang ginagawa ng iba. No? Basta invite ka lang ng bahay. Invite ka lang ng bahay. Yun naman ang part niya, no? Kasi hindi nga pa siya marunong. Pero sa oras na matuto na siya, pwede niya na rin gawin. So, yan ano? Tapos, be intentional. Mga kapatid, be intentional. Ano? Each one, each one. Mag-share tayo ng gospel kahit saan. Intentional. Mag-pray tayo para mawala yung takot, yung boldness dito ay bigay ng Panginoon sa atin. Ayan ano? Tapos yung every ministry, gawin natin opportunity para makapag-train at mag-share ng gospel. Kasi marami tayong ministry, di ba? Di ba? Marami tayong ministry. Gagamitin natin ito para makapag-share tayo ng gospel. Ano? Tapos gamitin na rin natin para makapag-train yung mga makikinig at sasama. Yan. Ganun din naman, turuan din natin yung ating mga children ng kahalagahan ng kanilang pag-share din ng faith sa iba. Kaya ba ito, sister? Kaya, ano? Sa mga bata natin, alam niyo ba, na yung ilang mga bata natin? Kung sino ba yung mga bata natin, mga children na, sila pa ang tinatakit para imbitahan sa kanilang church at duman. Ang ano nila, invite lang. Pero ang totoo, dinudoktrinahan na yung mga bata. O, oh, paano na yan? Kaya sabi ko sa mga magulang, pag-ingatan ninyo ang inyong mga anak, huwag ninyong ipahintulot na sila ay imbitahan. Dahil pag yan ay nasino na, nadoktrinahan na yan, ang hirap na. Kaya sabi ko sa Sunday school, teachers, at doon sa mga hawak ng Sunday school, ibahagi sa kanila yung gospel. No? Kailangan makilala nila kung sino si Kristo at kung anong ginawa ni Kristo. So tandaan po natin, ano? Dahil ang ating Panginoon si Kristo ay muling magbabalik, ano? At magsusulit tayo sa Kanya. Ihanda po natin ang ating mga sarili at kinakailangan tayo ay gawin natin yung tungkulin natin bilang mga mananampalataya ng Kristo. Ang mga Kristiyanong namumuhay sa katiyakan na ang Panginoon sa Kristo ay muling magbabalik, dapat mamuhay sa katotohanan ito. At ang prioritize niya o ang priority niya ay ang pagbabahagi ng mabuting balita. Para sa ganun, makasave tayo ng life from the fire. Ito naman yung kay Judas, save them from the fire. So tanda natin, ano man ang nakukuha natin sa mundo nito, darating ang araw na lahat ng iyan ay matutunaw. At ang natitira na lang tayong pagtayo natin sa harapan ni Lord at magbibigay account sa buhay natin dito sa mundo. Tinanggap mo ba si Kristo bilang Panginoon na kapagligtas? Ikaw ay kasama ng Diyos sa kanyang gawa. Looking in me, tatapos ko tayo. When the Lord returns, sabi niya, when the Lord returns, how many will be found on earth who have faith? Sa pagbabalik na muli ng Panginoon, sabi niya, ilan kaya ang makikita niya sa mundo na mayroong pananampalataya? Maraming 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 salamat. Gracias.
Kung yung top priority ninyo ay hindi po namin nagagawa. Yes, Lord, marami po kami mga ministry, marami po kami ginagawa para sa buhay po namin, Panginoon, sa iglesia. Pero nakakalimutan na po namin ang top priority, ang magbahagi ng mabuting balita sa lahat ng mga kaluluwa po, Panginoon, sapagkat napakalaga sa inyo ang kaluluwa. Sa araw, ang aming Panginoon sa Kristo ay muling magbabalik at tiyak po, Panginoon, Aba, sa inyong perfect time ay inyong dadalhin o muling papabalikin ang inyong anak. Maraming salamat sa promises po ninyo na ito. Tulungan niyo po kami na mamuhay sa ganito pong katotohanan at kami magbibigay sulit, gawa, bago kami magbigay sulit po sa inyo, bago kami kunin ang kamatayan, ay mabahagi na namin o maatay namin ang aming mga pamilya, mga kaibigan namin, classmate, mga co-classmate at kapitbahay, at kung saan mo man kami dalhin, Panginoon, ay mag-spread kami ng mabuting balita ng kaligtasan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. God bless everyone. Tayo po ilalapan naman sa ating thanks in a prayer. You shall remember the Lord your God, for it is who He gives you power to get wealth. Sabi sa Deuteronomy 8:8. So, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng blessing to be able to work, earn, save, spend, and accumulate wealth. We do this for our children. We do this for our community. We do this for ourselves. But we also do it to honor God as faithful stewards. And as a stewards, we joyfully worship God each Sunday to give back to Him from what we have earned so that the church can do meaningful work for God's kingdom in the world. Would you join me in worshiping God as faithful stewards through giving? So I hope na nakaprepare na ang ating mga puso. And if not, let's take this time to examine our hearts, ating mga sarili bago tayo magbigay. Let's check the attitude of our hearts of giving. Let us ask the Lord to change our hearts, the way we give, na dapat. Let us ask the Lord that maging joyful tayo, hindi sa pilitan, hindi na pipilitan. That our hearts will be joyful and be willing to give, hindi no obliga or pressure. So, meron po tayong dalawang box dito. Yung isa is sa ating service van na malapit na po. Malapit na, hopefully this year. Matapos na po. And then we have this. Ito yung para sa ating Tyson Albury. So whenever you are ready, you can now come and give your Tyson Albury.
ourselves sa mga sources of income natin. Thank you for always blessing us in so many ways, financially, emotionally, spiritually, lahat ng mga pangangailangan natin. And ito nga, pinapanalangin natin ang aking mga tithes and offering na ito pong basbasan ito upang magamit sa pagpapalawak pa ng inyong kahit. And salamat sa mensahe na na-share sa amin muli ngayong umaga. I pray na ma-disturb kami that we may be able to be part of the sharing of the gospel sa mga hindi pa nakakakilala, especially sa aming mga families. And may our lives be a light sa mga tao na makasunod sa amin. May your name be glorified. In Jesus' name we pray. Thank you.
pray for the food. Lord, thank you for the food that was prepared, and may you bless this food to be nourishment for this good body. May you bless our, even our fellowship together. Just say, pray. Amen. Thank you.